branches of theology ay soteriology. Soteriology, which is the doctrine of salvation. Doktrina o aralin patungkol sa kaligtasan. Ano po? Paano ba natin masasabi na tayo ay tunay nga na merong pinangahawakang kaligtasan? Of course, ang lahat ng pinaniniwalaan natin ay lahat galing sa Bible. Kanya mahalaga na ang isang tunay na mananampalataya ay merong kanyang Biblia. Okay? So mamaya, o pwede na ngayon, magpasa ng papel na kung kayo ay walang Bible at nagnanasa kayo na magkaroon kayo ng Biblia, ay ilagay ninyo ang inyong buong pangalan at ibig sabihin noon ay kayo ay nananalangin. Ano? Magsimula tayo sa panalangin. Ano? At ang panalangin na, Panginoon, bigyan mo ako ng Biblia para mababasa ko at lalo kitang makilala at nang sa gayon lumago ako sa pananampalataya. So palagay nyo, yan ba'y panalangin na hindi tutugunin ng Panginoon? Of course, tutugunin niya yan kasi yun ang gustong gusto niya. Ano? Pero simulan natin sa panalangin. Ano? Kanya, yung panalangin na taos puso na talagang gusto nating tayo ay magkaroon ng personal, sarili natin, ano, na Biblia. Now, isa sa mga mahalagang katuruan ng Bible ay sapagkat ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. Ano po? Kanya yung pagkaalam natin sa Biblia, ang talagang natural na epekto niyan, lalago tayo sa pananampalataya. Kanya nga, ang tamang pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ano po? Kung meron kang pinaniniwalaan na hindi naman sinasang-ayuna ng Biblia, dapat i-abandon natin yan. Hindi tamang pananampalataya yon. Sabi ni Apostle Paul kanina, unless you believed in vain. Pwede pala na ang isang tao sumampalataya pero walang kabuluhan. Ano? Kanya nga, hindi mahalaga na ikaw ay merong object of faith. Ang mahalaga ay yung tamang persona ng pananampalataya. Kasi tama ang pananampalataya mo, hindi pinag-uusapan ng sukat, liit o laki. Kasi yung malaking pananampalataya na nakabatay sa maling object of faith, walang halaga yung laki ng pananampalataya. Pero yung maliit na pananampalataya na nakasalig sa tamang persona at yan ang Panginoon sa Kristo, mas maganda yung maliit kaysa sa malaki na hindi nakapatong sa tamang object of faith. The object of our faith is Jesus Christ. And to know Jesus Christ is we need to go to the Bible. The Bible is the Word of God. Ano po? Kaya makikita natin na maraming paraan na na-conceptualize ng tao patungkol sa kaligtasan. Pero maliwanag sa Biblia na isa lang ang paraan ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat between heaven and earth was Christ. All right. Langit, lupa, ang tumayo sa pagitan ay ang Panginoong Hesukristo. Nung siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo almost 2,000 years ago, nang kanyang ibuwis ang kanyang buhay, nabuhos ang kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan, ay siya ay hanging between heaven and earth. Yung pong hustisya, yung demands ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan
na ang lahat ng sanlibutan ay makasalanan, lahat ng tao, si Kristo ang gumanap. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya 2 Timothy chapter 2 and verse 5. 2 Timothy chapter 2 and verse 5. Sapagkat marami akong slide na babasahin, ay i-record na lang ninyo sa inyong Bible. Ano sabi sa 2 Timothy chapter 2 and verse 5? For there is, how many God? One God. Therefore, there is only one mediator between God and man. Isa lang naman ang Diyos eh. So, ang tao dapat makaabot sa Diyos. At ang tao, para makaabot sa Diyos, dahil isa lang ang Diyos, meron lang isang tagapamagitan sa Diyos na banal at taong makasalanan. Sino yon? 1 Timothy 2:5. The man, Christ Jesus. Kanya nga makikita natin, pagkakasalanan ang pinag-usapan, pagkakaligtasan ang pinag-usapan, hindi ipinagkatiwala ng Diyos sa kung ano ang magagawa ng tao patungkol sa kaligtasan, kung paanong mapapatawad ang kanyang kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 53 and verse 5. Broker niyo na lang kasi mukhang mahihirapan sila. Ano, masyado ako mabilis. Isaiah chapter 53 and verse 5, sabi ng Bible, God or si Jesus Christ was wounded for our what? Transgression. Bakit siya nasugatan? Bakit siya pinarusahan? Bakit siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Sa anong dahilan? Sabi ng Bible, for our transgressions. Para sa ating kasalanan. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Yung peace na tinutukoy dyan ay peace with God. Romans chapter 5 verse 1. Bakit peace? Pakikipagkasundo. Ang Diyos na banal at ang taong makasalanan hindi nakatayo sa iisang lugar. Magkaaway ang Diyos na banal at ang taong makasalanan. Kanya nga, yung peace na yon, pakikipagkasundo ng Diyos at ng Diyos na banal at taong makasalanan, ang sabi ng Bible, through the chastisement of Christ. Pag sinabing chastisement, parusa. Kinakailangan maparusahan siya, kinakailangan mag-sacrifice siya para tayo maipagkasundo sa Diyos. At ang sabi ng Bible, with His stripes, we are healed. Sa bawat hataw, sa bawat sugat na tinaglay ng Panginoon sa kanyang katawan, ay siya namang kagalingan natin. Bakit? Yung habang nasusugatan ng Panginoon, dumadaloy ang kanyang dugo. At yung dugo niya ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Sabi diyan, transgression, iniquities. Are you with me? So, sabi pa sa John chapter 14 and verse 6, John chapter 14 and verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Alam niyo, napakagandang talata niyan. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, kung ang talatang yan ay nakalagay, Jesus saith unto him, kay Nicodemus, kay Philip ata ang kausap niya dyan. Ano? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. Period. Period ba? Kama. E paano kaya kung period? No man cometh unto the Father. E huwag na tayong magsimba. Huwag na tayong mag-aral ng salita ng Diyos kasi lahat naman pala hindi makakarating kay Kristo kasi no man. No man cometh unto the Father. Pero ang ganda ng talatang yan, ang yaman, kama. Sabi ng Bible, walang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ni Kristo. Bagamat imposible para sa atin, pero sa pamamagitan ni Kristo pwede.
Kanya nga ang kaligtasan, wala sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Alright. 1 John chapter 5 and verse 20. 1 John chapter 5 and verse 20. And we know that the Son of God, sino yung Son of God? Si Jesus Christ. Alam daw natin na si Kristo kung bakit naparito. Sabi diyan, and we know that the Son of God is come and hath given us what? Understanding. Binigyan tayo ng pagkaunawa. That we may know Him, si Kristo, para makilala natin sino si Kristo. That is true. Guhitan nyo sa inyong Bible yan. That we are in Him, that is true. Hindi lamang si Kristo na siya ang katotohanan, kundi tayo ay na kay Kristo. Kung talagang ligtas tayo, tayo ay nasa katotohanan. Hindi pwedeng maligtas ang isang tao nang hiwalay sa katotohanan. Are you with me? Pananampalataya kasi ang issue. Even in His Son, sino yon? Jesus Christ, this is the true God and eternal life. So makikita natin yan, ano? Si Jesus Christ, pagka binanggit ang kanyang pangalan, hindi pwedeng ihiwalay sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Ano po? Kanya lang, pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, yung doctrine of soteriology, ay pag tinanong mo ang tao, paano ka nakatitiyak ng langit? Merong tatlong posibilidad na sagot ang lahat ng tao. Tatlo lang. Dito lang umiikot ang magiging sagot. Ano? Pero bago sabihin yung tatlo na yon, ay lahat ng relihiyon, ano po, lahat ng relihiyon ay dalawa lang ang classification. Dalawa lang. Maraming relihiyon. Sa Pilipinas lang, parang more than 1,000 ang registered na relihiyon sa SEC. Pero sa buong mundo, dalawa lang ang pagkakakilanlan sa lahat ng relihiyon. Dalawa lang. Isang relihiyon na nagsasabing, I will do it. I will do it. At isang relihiyon na nagsasabing, it is done. Ano sabi ni Kristo bago siya namatay? It is finished. Isang relihiyon na nagsasabing, gagawin ko, gawa niya ang magliligtas sa kanya. At isang relihiyon na nagsasabing, it is done. Hindi siya ang gumawa. Sino ang gumawa? Si Kristo. Now, sabi ko sa inyo, tatlong magiging pwedeng kasagutan ng mga tao sa tanong na paano mong natitiyak na ikaw ay pupunta sa langit. Ang unang sagot sa pamamagitan ng aking gawa. By works. Yan ang salitang tinatawag nating legalism. Kanya nga ang relihiyon, merong sinasabi na para ikaw ay ariing banal, gawin mo ito. Puro batas. Ano po? Tayo po, pinalaya na ni Kristo mula sa mga ordinansa ng batas. Are you with me? Kasi legalism yon. Legal. You are bound by law. Legalism. Ano po? Na pag hindi mo ginawa, hindi ka mapapatawad. By works. Number two, by faith and works. Pinagsama nila pananampalataya at gawa. At madalas na ginagamit nila dyan yung sinasabi ni James na ang isang pananampalataya na walang gawa ay ano? Patay. Alright? So, ang tunay na pananampalataya nagpapakita ng kapahayagan, yung patotoo sa pamamagitan ng gawa. Pero kung ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay kaligtasan, hindi pwedeng magsama ang pananampalataya at gawa. Alright? Bakit po? Sapagkat
ang biyay, ang kaligtasan, sabi ng Bible, paki-flash nga sa Ephesians chapter 2 and verse 8. Ephesians chapter 2 and verse 8. Ang sabi ng Bible ay ganito, "For by grace." Sa paanong paraan daw? Sabi ng Bible, "By grace." By grace are you saved. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Kanya nga pinag-aralan natin nung mga nakaraang linggo na ang kaligtasan ay biyaya. Pag sinabing biyaya, yan po ay regalo. Ano po? Pag sinabing regalo, hindi mo binili, wala kang ginawang anuman, hindi ka karapat-dapat na tumanggap, binigyan ka lang. At para mapasa iyo ang regalo, ano lang ang gagawin mo? Tatanggapin mo lang. So sabi ng Bible, "For by grace are you saved through," what's the word? Faith. At ang sabi ng Bible, "and that not of yourselves." Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kanya nga sabi ko sa inyo kanina, ang kaligtasan natin, hindi ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na tayo ang gagawa. Sapagkat ang kaligtasan, si Kristo ang gumawa. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright? So, si Kristo ang gumawa. At ang sabi doon, "It is not of yourselves, it is what? The gift of God." Ang kaligtasan daw ay grace. Bakit grace? Because it is the gift of God. Alright? Pagka sinabing grace, gift. Sabi sa verse 9, "not of works." Kanya nga yung pangalawang sagot, paano mo natitiyak na ikaw ay pupunta sa langit? Eh sapagkat dahilan ng pananampalataya at gawa. Pinagsama ang pananampalataya at gawa. Dito ba sa talatang binabasa natin, sa verse 8 at saka sa verse 9, pwede bang magsama yung pananampalataya at gawa? Pwede bang magsama yon? Hindi pwede magsama kasi sabi ng Bible, "not of works, lest any man should boast." Ano po? Pag sinabing hindi sa gawa, kasi magpapagalingan tayo ng ginawa natin. Kung ang kaligtasan ay nakabatay sa pananampalataya at gawa, sa pananampalataya, magkakaiba na kasi iba't iba ang alam natin salita ng Diyos. Sa gawa, iba-iba rin. Kanya pagdating doon, parang lumabas, paligsahan tayo. Pagdating doon, nakita mo, kilala mo. Abay, pambihira, bakit nandito yan? Eh, mas maganda yung ibinuhay ko. Diba? Eh, hindi nga sa atin. Kanya yan ang unang sagot. By works. Yung pangalawa, by faith and works, pinagsama. Pero tayo, sa paniniwala natin sa Bible, na ang kaligtasan ay by faith alone. Kanya nga sabi ko kaninang umaga, yung salitang faith, yung salitang belief, yung salitang believe, eh yan lamang po ang salita na umaakma sa kaligtasan. Kasi yung salitang believe, belief, faith, is not works. Are you with me? Yes. Hindi po kasi gawa yon. Dahil kapag yun ay gawa, aba, eh walang maliligtas. Kasi sabi nila, yung pagsampalataya daw sa Panginoong Kristo, gawa din daw yon. Hindi pwedeng maging gawa. Binigyan ko kayo ng example kanina. Yung isang katotohanan, kahit na ano yan, basta't yan ay nakasulat sa absolute na. Okay? Halimbawa, yan ay nasa encyclopedia na malamig sa Antarctica. Ano? Kinakailangan pa bang pumunta ka sa Antarctica para maniwala ka na malamig doon? Aba, hindi na. Sapagkat yung patunay na ang Antarctica ay yelo at yan ay malamig,
eh kinakailangan na lang na kumbinsihin mo ang sarili mo nang wala kang ginagawa na talagang kahit na nakarating o hindi ka nakarating, malamig doon. Kasi yun ang katotohanan. Are you with me? Si Kristo ang tanging tagapagligtas. Hindi niya ipinagkatiwala sa atin. Makinig po kayo mga kapatid. Kasi kung ipinagkatiwala sa atin ang kaligtasan natin, tanong, bakit pa siya namatay? Eh, ikaw naman pala ang makakagawa ng kaligtasan mo. Eh, di ba parang hindi tama? Talagang hindi tama. Ano? Kanya makita natin na ang plano ng kaligtasan ay by faith. Now, yung dinidiscuss ko na biblical salvation ay merong parang isang coin. Alam niyo yung coin? Yung coin, there are two sides to every coin. Okay? Ito at saka ito. Okay? So, yung coin, yung biblical salvation ay merong two sides. Okay? Una, faith at saka repentance. Now, ang sabi nila, ang repentance daw works. Paanong mangyayari na pwedeng magsama sa iisang coin ang faith at saka works? Hindi pwede. Kung ang tingin mo sa repentance ay works, hindi po pwede. Sapagkat para maging valid yung coin na hawak mo to buy your salvation, dapat yung repentance at saka yung faith ay two sides of the same coin. Repentance is not work. Bakit po? In fact, ang katotohanan niyan, pag sumampalataya ka kay Kristo, nag-repent ka na. Ha? Pastor? Pag sumampalataya ako kay Kristo, nag-repent na ako? Oo. Kasi yung pananampalataya mo kay Kristo, dininay mo na yung sabi ng ibang tao na ang kaligtasan by works. Are you with me? Dininay mo na yung sarili mo na hindi sa iyo ang paraan ng kaligtasan. Are you with me? That is the form of repentance na synonymous dun sa faith. Pagka ikaw ay sumampalataya, eh, nag-repent ka na rin in a sense sapagkat tumalikod ka na sa kasalanan na alam mo na yun ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Dahil para ikaw ay maligtas, kinakailangan mong kilalanin na ang tanging paraan ng kaligtasan ay si Kristo na namatay para sa iyo. Kanya kung naniwala ka kay Kristo, tumalikod ka na sa inmang kaparaanan ng kaligtasan na pwedeng sabihin ng tao. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga, depende kung paano nila ipapaliwanag yung repentance. Kapag ang paliwanag nila repentance ay talagang physical na pagtalikod sa kasalanan, eh gawa yun. Eh ang pananampalataya hindi gawa. So, paanong pwedeng magsama yon at magbunga ng kaligtasan? Hindi po pwede. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Kanya makikita natin yung sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Eh, ang tawag natin dyan, legalism. Okay? Legal. So, ikaw ay napaalipin sa batas. Hindi sa batas ng tao, kung hindi sa batas ng Diyos. Sapagkat yung kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, kailanman hindi mo masusumpungan sa Bible yan. Sino lang ang nagpauso niyan? Tao. Bakit? Para yung nakagagawa, magpakita ng ebidensya na tignan mo, may ginagawa siyang mabuti, tignan mo, nagsusumikap siyang maayos ang kanyang buhay. Hello, hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Naunawaan niyo mga kapatid, sapagkat kung sa pamamagitan ng mabuting gawa ang kaligtasan, walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Gagawin na lang pala natin. Alright? Kanya ang sabi sa Romans 3, 19 and 20. Romans chapter 3, 19 and 20. Ano sabi diyan? Now, we know. Ngayon nag-aaral tayo.
ngayon na napag-aralan na natin ang salita ng Diyos, ngayon na tayo ay nakaranas na ng tamang kaligtasan, now we know what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. Ano ba ang batas? Ang batas ay puro kautusan. At anong requirement ng utos? Pagka binigyan ng utos, anong requirement? Pagsunod. At ang pagsunod, gawa. Alright? So ang sabi dyan, ngayon nga nalalaman natin na anumang mababasa natin, anumang sinasabi o nakasulat sa batas, eh ito ay sinabi at nasulat sa kanilang mga nasa ilalim ng batas. Ano sabi doon? That every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Ano raw ang purpose ng batas? Para ang lahat mapahiya. Bakit mapapahiya? Kasi walang nakatupad. Walang nakatupad. Kanya kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa at pagsunod sa kautusan, aba mga kapatid, hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Ang sabi ng Bible sa verse 19, ang purpose ng batas, hiyain ang lahat ng tao. Are you with me? Na hindi mo kayang sundin. Sabi ni James, masunod mo ang siyam, matisod ka sa isa, tisod ka na sa lahat. Kanya ano sabi sa verse 20? Therefore, pag sinabing therefore, eh conclusive, conclusion yan. Ano? Pag sinabing conclusion, hindi na natin mapapasubalian. Therefore, by the deeds. Anong ibig sabihin ng deeds? Works. By the works of the law, there shall no, wala, no flesh be justified in His sight, sa paningin ng Diyos. For by the law is the knowledge of sin. Kanya nga makikita natin na ang batas, eh ang layunin lang yan, kumbinsihin ang lahat ng tao na tayo lahat makasalanan. Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, sa maraming pagkakataon, the law is perfect. Bakit perfect ang law? Eh, galing sa perfect God. Hello? At ang perfect law demands what? Perfect obedience. Continuous, patuloy, at dapat walang puknat. Continuous, perfect, continuous, and uninterrupted obedience. Walang makagagawa nun. Bakit? Lahat ng tao nagkakasala at patuloy na nagkakasala. Kanya sabi ko sa inyo, by definition, ang repentance is not stop sinning. Kasi yun na sinasabi nila, tumigil ka sa pagkakasala. Hello, ligtas ka na. Ikaw ba'y hindi na nagkakasala? O, so ibig sabihin, ang repentance, hindi pagtigil sa kasalanan. Are you with me? Sapagkat patuloy tayo nagkakasala eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga makikita natin, pinapatunayan lang sa bawat araw, tayo, habang nasa laman, nagkakasala sa maraming paraan. Sa isip, sa puso, sa pananalita, at sa gawa. Makasalanan tayo. Ang layunin ng batas ay tayo makumbinsi na tayo ay makasalanan. Kaya sabi sa James chapter 2 and verse 10. James chapter 2 and verse 10. For whatsoever, for whosoever shall keep the whole law. Kung sino man daw ang nagnanasa na gawin ang buong kautusan. Buong kautusan ha? Masunod niya. Ano sabi ng Bible? And yet offend in one point, he is guilty of all. Bakit? Kasi ang layunin eh talagang perfect obedience. Kanya hindi pwedeng nasunod mo yung siyam, natisod ka sa isa, eh pasado ka. Hindi, bagsak ka. Naunawaan mo mga kapatid, kasi dapat makumpleto natin. Kanya ano sabi sa Romans 3:28? Romans 3:28. Sabi dyan, therefore we conclude. Therefore we conclude. So, conclusion na ito. Kanya nga ito, hindi na natin mapapasubalian. Ganyan ang ibig sabihin. That a man is what? Justified. The word justified is saved, redeemed, napatawad sa kanyang kasalanan. Sabi ng Bible, by what means?
by faith without the works of the law. Pwede bang pagsamahin yung faith at saka yung work? Hindi. Works alone, hindi makapagliligtas. Pagsamahin mo yung faith at saka work, hindi makapagliligtas. Sapagkat ang sabi ng Bible, faith alone can justify a person. Sabi ng Bible, therefore we conclude that a man is justified by faith. Kanya nga yung word na faith, yung word na believe, ay synonymous, compatible sa grace. Kasi yung grace, salita na wala kang bahagi. Kanya yung pananampalataya, sinabi ni Apostle Paul, tinuturo niya, yun lang ang salita na compatible sa grace. Kasi yung faith at saka yung believe, hindi gawa. Naunawaan niyo mga kapatid? Wala kang ginawa. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan natin. Siya yung namatay. Siya yung nabuhay na magmuli. Are you with me? Alright. Kanya nga, tingnan niyo sa verse 27. Papaliwanag lang natin sa verse 27. Ito yung dahilan kung bakit may conclusion sa verse 28. Ano sabi diyan? Where is boasting then? Paanong makakapagyabang ang sino man? Di ba kanina sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, hindi sa gawa para wag magmayabang? Are you with me? Kanya dito, sinong sinabi na where is boasting then? May makapagyayabang ba na siya ay naligtas? At sabihin niya na I am proud of it and I'm boastful of it. Bakit? Ang dahilan ba ay anong batas? Of works or by the law of faith? Alam naman natin, sabi ni Apostle Paul, dahil sa ang kaligtasan ay biyaya, hindi gawa para wag magmapuri. Are you with me? Kung ito ay regalo sa pamamagitan ng pananampalataya, paano ka naman magmamapuri sa bagay na tinanggap mo lang, binigay lang sa'yo? Are you with me? Kanya nga sabi ng Bible, bakit ka nagiging mayabang? Hindi naman ikaw ang gumawa. May gumawa para sa'yo. Ibinigay lang sa'yo yan . Naunawaan niyo mga kapatid? So yun ang kaligtasan natin. Kanya nga makikita natin, maging sa illustration ng kaligtasan na sa persona ni Abraham, makikita natin Romans chapter 4 verses 1 to 5. O, tingnan natin. Romans chapter 4 verses 1 to 5. Anong sabi dyan? What shall we say then that Abraham our father? Bakit ang sabi ni Apostle Paul, our father? Sapagkat si Apostle Paul, Hudyo. Are you with me? At siya ay nakakapagsalita for and in behalf of the Jewish nation. Bagamat siya ay apostle to the Gentiles. Are you with me? Kasi napakagaling ni Apostle Paul. Hindi lamang siya nag-concentrate sa hintil, ando dun pa rin ang kanyang burden para sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sabi niya dyan, what shall we say then that Abraham, our father, okay, as pertaining to the flesh, yung salitang as pertaining to the flesh, may kinalaman sa, ano bang ginawa ni Abraham? Ano bang ginawa niya para tanggapin niya yung kanyang tinanggap? Ano ba yung kanyang ginawa? Sabi diyan, as pertaining to the flesh hath found. Meron ba siyang ginawa sa kanyang sarili? Kanya siya'y tumanggap? O, tingnan niyo sa verse 2. For if Abraham, tingnan niyo mga kapatid, yung salitang if is conditional. For if Abraham were justified by works. Okay, pinag-uusapan, kaligtasan. Ang sabi dyan, kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng ano? Ng gawa, he had whereof
to glory but not before God. Kung si Abraham ay inaring ganap, pakinig kayo mga kapatid, sabi ni Pablo, meron siyang maipagmamalaki. Sa kanyang sarili, pero hindi para sa Diyos. Are you with me? Kasi, sabi ng Bible, upang ang sinuman ay wag magmapuri. Kasi hindi nga sa gawa natin eh. Are you with me? Kasi kung sa gawa natin, ang sasabihin lang natin, kita mo na, di ba ang galing ko? Eh, hindi ganun ang kaligtasan. Wala kang bahagi sa kaligtasan mo. Ang gumawanap ng iyong kaligtasan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kung si Abraham daw na justified by works, are you looking at your Bible? Are you looking at your Bible? Okay, tandaan niyo ang Bible niyo mga kapatid. Mahalaga po ito. Dito nakasalalay ang inyong patutunguhan sa eternidad. Kasi pag mali ang kaligtasan mo, mali ang patutunguhan mo. Kanya siguraduhin mo na tama ang kaligtasan mo. Ano? Hindi ko sinasabi yan dahil sa galit ako sa inyo. Kahit na kamag-anak ko kayo, hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ko. Maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo at tamang pananampalataya kay Kristo. Are you with me? So sabi ng Bible, hindi raw inari si Abraham sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat kung sa gawa, pwede siya magyabang sa tao, pwede siya magyabang para sa kanya sarili, pero sabi ng Bible, but not before God. Look at verse 3. For what saith the Scripture? Ano ba sabi ng Scripture? Sabi ng Bible, Abraham believed, past tense, Abraham believed God, and it was counted unto him for what? Ang liwanag, di ba? Siya sumampalataya sa Diyos. At yung kanyang pananampalataya sa Diyos ang naging dahilan para ano, ipataw sa kanya ang kaligtasan, righteousness. Are you with me? So sabi ng Bible, Abraham believed God. Hindi sinabing Abraham worked for God. Abraham believed God. At ano sabi diyan? It was counted for him unto righteousness. Look at verse 4. Now to him that worketh, yung gumagawa, sino man daw na gumagawa, is the reward. Kanya nga, pag natrabaho ka, nag-e-expect ka na ikaw ay may sweldo. Pag ikaw ay merong ginawa o nakipagpaligsahan ka, kapag ikaw ang nagkampiyon, inaasahan mo na ikaw ay may tropeyo. Di ba? Sabi ng Bible, to him that worketh, yung gumagawa, tumatanggap dahil nagtrabaho siya, meron siyang sweldo. Are you with me? Dahil ginawa mo yan, meron kang reward. Ang tawag, pagka gumawa ka, ang bunga, reward. Pero sabi ng Bible, not record of grace. Mahalaga yan. Pagka gumawa ka, hindi ka tumatanggap dahil sa yan ay biyaya. Dahil gumawa ka, gantimpala ang tawag dyan. Pero hindi pwedeng tawaging biyaya. Are you with me? Maliwanag po ba sa inyo? Sapagat ang sabi ng Bible, doon sa gumawa ay reward ang kanyang tatanggapin, not reckon of grace, but of death. Parang ganito, sa ating Pilipino, meron tayong sinasabi na merong utang na loob. Okay? Halimbawa, ginawan ko ng mabuting bagay si Rosin, ano? At dahil ginawan ko siya ng mabuting bagay, pwedeng tanawin niya 'yon ng utang na loob. Ano? At sa pagtanaw niya ng utang na loob, pag dumating ang panahon na ako'y mangangailangan, meron akong tatanggapin sa kanya. Reward yun. Are you with me? Pagbabalik ng utang na loob. Are you with me? So, hindi raw biyaya yon. Ito ang biyaya. Look at verse 5. Ito ang biyaya. But to him that... guhitan nyo sa Bible nyo mga kapatid. Ipinapaliwanag ko. Tinutulungan ko kayo. But to him that worketh not.
sa kanya na hindi gumagawa, but believeth. Pag sinabing believeth, sumampalataya. Pag sinabing believeth, believed, past tense. Kung hindi sa kanyang sumampalataya, on him. Sumampalataya kanino? On him. Sino yung him dyan? That justifieth. Pag sinabing justifieth, siya ang nagpapatawad ng kasalanan. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Justifieth. Kumbaga sa korte, judge. Judge ang magpo-pronounce kung ikaw ay lalaya o makukulong. Naunawaan niyo mga kapatid. Sabi ng Bible, but to him that worketh not, yung hindi gumagawa, pero sumampalataya doon sa may kapangyarihang magpatawad. Sa kanino? Justifieth the ungodly. Ano ibig sabihin ng ungodly? Makasalanan. Doon sumampalataya, doon sa may kapangyarihang makapagpatawad, ano sabi diyan? His what? Pakibasa niyo lang sa Bible. His faith. Anong word? Faith. Walang ibang salita kayong makikita. But his faith. His faith is what? Counted for righteousness. Hindi sinabi yan patungkol sa gawa. Sinabi lang yan sa pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, ang pananampalataya ay hindi gawa. Kasi sabi ng Bible, doon sa sumampalataya, and what? Worketh not. Magkasama sa isang verse, yung worketh not at saka yung faith. Kanya yung faith, kung ang faith ay gawa, eh bakit isinama yung that worketh not? Eh di contradictory yun. Magkaiba ang ibig sabihin sa iisang talata. Hindi po pwede mangyari yun. Kanya yung worketh not at saka yung faith na magkasama sa isang talata, parehas ang ibig sabihin. Ang pananampalataya, hindi nangangailangan ng gawa. Kanya ang pananampalataya, kahit na ano pang sabihin ng mga bulaang mga ngaral, ang pananampalataya kay Kristo, hindi gawa. Are you with me? Ang katotohanan, ang pananampalataya mo, sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Are you with me? Hindi gawa, sumampalataya ka sa gawa ni Kristo. Are you with me? Maliwanag po ba sa inyo? Alright? Kanya nga makikita natin, how was Abraham justified? Sabi ng Bible, for if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Kung si Abraham daw, naligtas sa pamamagitan ng gawa, magmamalaki siya. Ang galing ko. Oh. Pero hindi. Hindi makapagliyayabang ang sino man noon at ngayon na siya'y naligtas dahil sa ginawa niya. Wala po. Lahat tayo nagmamapuri through the law of faith. Faith in the finished work of Jesus Christ. Are you with me? Na kung hindi siya namatay, lahat tayo mamamatay sa ating kasalanan. Kung hindi siya nabuhay na magmuli, sabi ng Bible, lahat tayo patay pa sa ating kasalanan. Maliwanag po ba sa inyo yan, mga kapatid? Kanya nga ang kaligtasan, gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Abraham believed God, sumampalataya sa Diyos, and it was counted unto him for righteousness. Kanya bilugan niyo yung salita na yon. Sabi ng Bible, sa verse 3, believe God, bilugan niyo yung salitang believe, and then bilugan niyo yung salitang righteousness, at i-connect niyo. Iba, magkaparehas ang ibig sabihin nun. Dahil siya ay sumampalataya, siya ay naligtas. Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Kanya, yung salvation has something to do with faith. O Galatians 3:8. Ano sabi sa Galatians 3:8? The scripture. Ano sabi diyan?
foreseeing. Pag sinabing foreseeing, hindi pa nagaganap, nakita na. Ano po? The scripture foreseeing. Ano yung foreseen? That God would justify what? The heathen. Pag sinabing heathen, double meaning yan. Mga makakasalanan, at kung si Pablo ang nagsasalita, has something to do with the Gentiles. Bakit? Apostle siya to the Gentiles. So sabi ng Bible, ang scripture, ang tinutukoy niya dyan, Old Testament scripture, foreseeing that God would what? Justify, ililigtas, i-redeem, justify, sino? The heathen, double meaning, makasalanan, both Jews and Gentiles. Makasalanan, pwedeng particular Gentiles, alright? Sa pagkano sabi ng Bible, would justify the heathen through faith. Ano sabi dyan? Preach before. Pag sinabing before, nung nakalipas, preach before the gospel unto Abraham. Paano naipangaral ang gospel kay Abraham? Eh, ang gospel, si Pablo ang nagpaliwanag. Death, burial, and resurrection of Christ. May pagkaintindi ba si Abraham sa death, burial, and resurrection of Christ? Wala. Pero, sabi ng Bible, siya ay inaring ganap dahil sumampalataya siya. Anong pinanampalatayan ni Abraham? Makinig kayo mga kapatid. Mahalaga to. Saying, ano yung sabi ng Diyos? Sa pamamagitan mo, ang lahat ng bansa pagpapalain. Hello? Pananampalataya ang pinag-uusapan na si Abraham natupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Anong pangako ng Diyos? Na lahat ng bansa pagpapalain ko sa pamamagitan mo na samula sa iyo mag-isisilang ang bansang Israel. Are you with me? Yun ang pangako sa panahon niya. Kanya nga, ang sinasabi dito ng Bible, kung paanong sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, natupad ang pangako ng Panginoon sa kanya, isinilang ang bansang Israel, at ang layunin ng Panginoon sa Israel na maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng mga bansa. Ganun din, ang kaligtasan na ipinapangaral natin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala ka ba na hindi ikaw ang magliligtas sarili mo kundi si Kristo? O yun ang sinasabi. Panampalatayanan mo yung sinabi ng Bible. Maliwanag po ba mga kapatid? Hello? Eh ginagalit ako ng mga taon to. Alam niyo, pagkagalit ako, ang galing ko magturo eh. Oo. Eh dahil noon, relax ako nagtuturo, akala ko tinatanggap nila eh. Pero ngayon, dahil galit ako, sobrang liwanag na to. Baka lumabas na hindi sila ligtas. Kanya ayusin nyo kahit na kayo nandi dito. Naunawaan nyo mga kapatid? Kasi wala nang lilinaw dito. O, ano sabi ng Bible? Now to him that worketh is the reward. Diba? Romans chapter 4. Now to him that worketh is the reward. Pag ikaw ay gumawa, reward ang tawag doon. Eh salvation, hindi nga reward, gift. Ano ka ba? Ang salvation ay grace. Ang ibig sabihin ng grace, gift. Eh paano kang magtatrabaho para matanggap yung gift? Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya kung ang kaligtasan na sinasabi ng tao, ay sapagkat ako ay may ginawang ganito, nagpakabanal ako, nagseryoso ako sa pamumuhay ko bilang Kristiyano, ako ay tumalikod sa aking kasalanan, lahat. Kapag yan ang mga sagot mo at marami pang susunod dyan, aba, ang nagligtas sa sarili mo, ikaw, dahil sa merong kang ginawa. Reward ang tawag doon. Hindi yun biblical salvation, kapatid. Naunawaan mo? Walang magaling. Dahil na-impress ang Panginoon sa'yo, niligtas ka.
Wala, walang ganun. Walang utang ang Panginoon sa atin. Siya ang gumanap ng kaligtasan natin. Kanya ang tinatanggap lang ng Diyos ay yung righteousness of Christ. Kanya nga, meron akong pinaliwanag dito sa inyo dati na faith in Christ at saka faith of Christ. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, sa maikling salita, ang nagligtas sa atin ay faith of Christ. Ano yung faith of Christ? Sapagat ang sabi ng Panginoon, lahat ng tao makasalanan. Para ang tao maligtas, kinakailangan na merong maging tagapagligtas. At yung tagapagligtas, kinakailangan mamatay, mabuhay, mabuhos ang kanyang dugo. Are you with me? At yun ang ginampanan ni Kristo. Kanya sabi niya doon sa Garden of Gethsemane, di ba sabi niya, Lord, may ibang paraan ba? Kasi kung may ibang paraan, ayoko, grabing paghihirap to. Pero ano sabi ni Kristo? Nevertheless, not my will, but your will be done. Yun ang faith of Christ. Are you with me? Dahil yun ang gusto ng Diyos, yun ang ginampanan ni Kristo. Faith of Christ. Yun talaga ang nagligtas sa atin. Are you with me? Kasi si Kristo ang propitiation ng kasalanan ng buong sanlibutan. Eh, Pastor, ano ba yung faith in Christ? Ito ang Diyos, di ba? There is one God and one mediator between God and man. Yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, faith of Christ. Are you with me? Ginampanan niya yung kalooban ng Panginoon. Tayo naman na makasalanan, na nakakaunawa ng pangangaral ng salita ng Diyos, naglagak ng pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo. Ang tawag doon, faith in Christ. Hello? Iba yung faith of Christ. Yun ang nagsatis. Kontrata nila ng Ama yun. Are you with me? Ang Diyos ang nagplano ng kaligtasan, si Kristo ang gumanap. Faith of Christ. So, transaksyon nilang dalawa yon. Tapos na yon. Tapos na yon. Plano yon from before the creation of the world. Plano na yon. Usapan na yon. Hindi pa na nahuhulog sa kasalanan si Adan. Alam na ng Diyos. Kanya may plano na sila. Are you with me? Kanya yung kaligtasan is a done deal. Hindi ka pa pinapanganak. Dahil hindi ka pa pinapanganak, tanong, may kasalanan ka na? Wala pa. Pero nung ipinanganak ka, nagkaroon ka ng kasalanan kasi minana mo yung kasalanan na ginawa ni Adan. Saklaw ang buong sanlibutan. Naunawaan niyo mga kapatid. At bukod doon, meron ka pang ginawang sarili mong kasalanan. Kanya, yung kasalanan na namana natin, sinful nature, at saka yung ginagawa natin, ay lahat yun, pag pinagsama-sama mo, pupunta ka sa impyerno, kapatid. At ang solusyon para hindi ka mapunta sa impyerno, makinig, eh masatisfy yung gusto ng Diyos na paraan para ang tao maligtas. Kanya nung nasatisfy ni Kristo yon, ang tawag doon, faith of Christ. Tayo ngayon, na nakababasa na lang ng ginawa ni Kristo, eh sumampalataya. Saan? Sa ginawa ni Kristo, faith in Christ. Are you with me? Oh, papatunayan ko pa sa inyo, maraming mga pagkakataon pa. Alright? Hanapin nyo nga sa Romans chapter 3, kasi ano yung sinasabi doon na by faith, circumcision by faith and uncircumcision through faith. Parang chapter 3, last verse. Alam nyo, pag si Pablo ang nagsulat, may mga terminology talaga siya na pag hindi natin pinag-aralan ng husto, eh hindi natin mauunawaan. Ano sabi dito?
Verse 30. Seeing it is one God. Ilang Diyos? Isa lang. Which shall justify, sino? The circumcision. Pag sinabing circumcision, Hudyo, Israel, alright? Shall justify the circumcision. Pakiguhitan nyo nga po mga kapatid, sa paanong paraan daw? By faith. And uncircumcision. Pag sinabing uncircumcision, I don't have an outline. I'm just reading verses. Alright? Ang sabi rito, uncircumcision through faith. Oh, by and through. Pag si Pablo, wag mong baliwalain yun. Kasi yung preposition na yan, mahalaga yan. Oh, Hebrews chapter 11. Pakibuksan nyo nga, Hebrews chapter 11. Ano sabi rito? Hebrews chapter 11. O, tingnan nyo. Hebrews chapter 11. Ang sabi dyan, now faith, definition of faith. Ano raw yung faith? Is the substance of things hoped for. Pag sinabing substance, tangible. Okay? Nahahawakan, substance of things hoped for. Sa, kung titignan ninyo, parang paradox yan eh, ano? Substance, nahahawakan, pero pag-asa. Tinatawag bang pag-asa yung nasa yun na? Hindi mo tatawagin pag-asa yung nasa yun na. Inaasahan mo pa lang yun, pangarap mo pa lang yun eh. Inaasahan mo pa lang yun eh. Ang kaligtasan, inaasahan natin by faith, through faith. Sabi ng Bible, ano po? So, faith is the substance of things hoped for. Substance, una. Pangalawa, the evidence of things not seen. Pag sinabing evidence, that is a legal term. Evidence, magpakita ka ng katibayan na yung sinasabi mo, totoo. Evidence. Evidence of what? Things not seen. Nakita mo na ba ang Diyos? Pero kaya mong patunayan na merong Diyos? Of course, maraming paraan. Sa Romans chapter 1 hanggang 2, pinapakita na yung creation of the world at saka yung pag-uugali ng tao sa lahat ng kapanahunan, nagpapakita na ano? Na meron talagang Diyos. Bakit? Ang tao naging immoral. Yung lalaki, nag-anyong babae at gumanap na babae. Yung babae, nagpakalalaki. Aba, eh, nilabag nila ang batas ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid? Lahat yun, ebidensya na ang tao, ano, makasalanan. Bakit? Hindi mo naman pwedeng sabihin na nagkamali ang Diyos na ikaw ay babae o lalaki na napunta sa ibang katawan eh. Humarap ka lang sa salamin, alam mo kung sino ka eh. Naunawaan niyo mga kapatid, kaibigan ko ang nagdidepende, lumalaban sa passing of the law, yung LGBTQ plus plus minus minus multiply multiply. Dating bakla. Umamin na wala siyang kapayapaan. Bakit? Sa araw-araw, andiyan dyan ang ebidensya na hindi siya babae, lalaki siya. Ang tanong, patuloy ka bang lalaban sa katotohanan o aminin mo ang katotohanan? Oh. Kanya napunta sa isang ano, yung scandal, yung Aura. Anong panawagan niya? Aura, umaming ka, hindi ka babae, lalaki ka. Hanggat hindi natin inaamin ang katotohanan, nakapahayagan ng Diyos, mga kapatid, hindi ka maliligtas. Nanganganib ang kaluluwa mo patungo sa impyerno. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos. Are you with me? Kanya nga, ang pag-iisip, nandyan ang pananampalataya. Hanggat kinukontra mo ang katotohanan, aba, eh, hindi ka makakasumpong ng pabor sa Panginoon. Naunawaan natin? So, sabi ng Bible, for by it, the elders obtain
good report. Buy it. Sabi dyan, buy it. The elders. Pag sinabing elders, Old Testament saints. Sabi ng Bible, verse 3, sabi ng writer, through faith, we understand. Through faith, we sinasama ng writer ang kanyang sarili. Kailan ba nasulat yung Hebrews? New Testament. Are you with me? Sinasama ng sumulat yung kanyang sarili. Through. Yung elders, Old Testament saints, sabi ng Bible, by it, by faith. Old Testament by faith. Circumcision, di ba? Sabi sa Romans chapter 3, verse 20, pero uncircumcision through faith. O tingnan nyo, pagdating sa verse 4, by faith, sino? Abel. Verse 5, by faith, Enoch. Verse 6, sabi ng Bible, verse 7, by faith, Noah. Pagdating sa verse 8, by faith, Abraham. Magpatuloy kayo mga kapatid. Ang mga pangalang binanggit dyan, Old Testament characters o New Testament characters? Old. Sabi ng Bible, the circumcision, he that justifieth the circumcision by faith. Circumcision has something to do with Israel. Old Testament saints. Kanya puro by faith yan. Puro Old Testament character. Hindi pwedeng kontrahin ng Bible ang kanyang salita. Naunawaan niyo mga kapatid? By faith, the elders, Old Testament saints, through faith, we, New Testament, sinasama ng writer ang kanyang sarili. Are you with me? Eh, preposition lang pala pag-usapan natin. Maraming sesemplang sa kaligtasan eh. By faith at saka through faith. Magkaiba yun eh. Of Christ and in Christ. Pag sinabing by faith, kaninong paraan? Old Testament. Pagka through faith, kanino? Sa atin, New Testament. Pastor, maraming paraan ng kaligtasan. Sino nagsabi sa iyo? Isa lang ang tagapagligtas eh. Di ilan ang kaligtasan? Isa rin lang. Ikaw ang naglagay sa bibig ko. Ikaw ang nagsabi na sinabi ko na maraming kaligtasan. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, faith. Are you with me? Pero yung Old Testament, by faith. Tayo sa panahon natin ngayon, through faith. Pananampalataya sa magkaibang paraan. Are you with me? Anong pinanampalatayanan ni Abraham kung bakit siya naligtas? Sabi ng Bible, preach unto him the gospel. Anong gospel? Gospel natin? Death, burial, and resurrection of Christ? Hindi. Yung pangako ng Diyos sa kanya na sumunod ka, magiging ama ka ng bansa na sa pamagitan ng bansa na yan, pagpapalain ko ang lahat ng bansa. Are you with me? Pananampalataya ang issue eh. Yung by faith sa Old Testament, sapagkat merong utos. Kanya tingnan niyo mga kapatid, by faith Abraham, by faith he sojourned in the land. Lumabas siya. Sabi ng Panginoon, lumabas ka sa bayan mo, punta ka doon sa bayan na hindi mo alam kung ano yon. Pero sasabihin ko sa iyo, may ginawa siya kasi may direktang utos sa bawat persona, sa bawat panahon, sa Old Testament. Are you with me? Meron silang sinunod. By faith. Ngayon, tayo through faith. Bakit? Kasi hindi na tayo ang gaganap. May gumanap na para sa atin. Are you with me? Kanya yung by at saka through, magkaiba yan. Pag sinabi kong ako ay pumatay ng hayop by shooting the enemy. Ibig sabihin, gumamit ako ng baril. By. But I have this venison through.
The giver, may nagbigay. Ibig sabihin, may pumatay na nung kung ano man yun, usa or whatever, ibinigay na lang sa akin through it. Are you with me? Hindi na ako ang gumanap. Yung buy, ikaw ang gumanap. Are you with me? Pero yung through, may gumanap para sa'yo. Maliwanag po ba? Sa Old Testament, hindi pa namamatay ang Panginoon Jesucristo eh. Kanya meron silang gagawin na utos ng Panginoon na ginagawa nila sa pamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya saan? Doon sa utos. Anong utos kay Abraham? Lumabas ka sa bayan mo. Anong utos kay Noah? Gumawa ka ng arka. Anong utos kay Moses? Umalis ka sa Ehipto. Are you with me? Amen. Yung by faith, dahil may inutos, sumunod. Dahil sumunod, sapagkat naniniwala na Diyos ang nagbigay ng utos na yun eh. Are you with me? Yeah. Pero sa atin, dahil nagampanan ni Kristo ang kaligtasan, tayo through faith dun sa ginawa ni Kristo. Tanong, sasagutin natin sa mga darating na panahon. Nung mamatay ang mga Old Testament saints, sa langit ba kagad sila pumunta? Saan sila pumunta? Abraham's bosom. Luke chapter 16. Tanong, kung bakit nagpunta sila sa Abraham's bosom at hindi direkta sa langit? Bakit? Bakit? Kasi hindi pa namamatay si Kristo. O, pangalawang tanong. Ang sarap na pag-aralan nito mga kapatid. Pangalawang tanong. Diba sabi ng Bible, si Kristo bababa sa pusod ng lupa for 3 days and 3 nights? Naitanong mo ba saan pumunta si Kristo nung siya'y mamatay? Saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Ha? May nagsasabi, pumunta siya sa impyerno. Pero ako naniniwala na si Kristo bumaba into Abraham's bosom. Basahin nyo ang Luke chapter 16. Sino ang nasa Abraham's bosom? Si Lazarus. Di ba? Tama, si Lazarus, yung beggar na namatay, di ba? At pagkatapos, yung rich man, nakikita nila from Abraham's bosom. Nasaan? Sabi niya, I am tormented in this flame. Hell. Okay? Kanya makikita natin, yung hell, at saka yung Abraham's bosom, girl, wag patawid-tawid, ha? Hanap ng upuan. Kung saan umupo, hanggang matapos ako, doon na muna. Alright? Sige. So, hell at saka yung Abraham's bosom ang namamagitan sa kanila, sabi ng Bible, ay bottomless pit. Nadidistract po ako sa inyo eh. Okay? Kasi wala nga akong outline eh. Ape, nakikiusap naman po ako eh. Kasi maayos naman akong nakikiusap eh. Alright? So, dahil wala nga akong outline, wag niyo na akong i-distract. Alright? So, mahalaga kasi ito, eternity ito eh. Okay? Sayang naman yung nakikinig sa atin na wala rito. Alright? So, may kinalaman kayo pag na-distract ako kasi chain effect yan eh. Okay. Pinapakita ko lang, hindi ako naninisi, pinapakita ko lang na meron tayong kontribusyon sa lahat na nangyayari. Cause and effect yan. Alright. So, hell at saka Abraham's bosom, ang namamagitan ay ano? Bottomless pit. Okay? Ang sabi doon, yung ano, Great Gulf Fix. Na yun nandito dito, hindi makakapunta doon sa kabila, at yung nasa hell, hindi makakapunta. And by the way, sa Revelation chapter 21 or 22, sabi ng Bible, death and hell were cast into the lake of fire. Anong ibig sabihin nito? Kung yung mga namatay at yung impyerno ay inilipat
sa dagat-dagatang apoy, eh magkaiba yung impyerno at saka dagat-dagatang apoy. Kasi inilipat eh. Hello? Pagka inilipat, magkapareho ba yung inilipat at pinaglipatan? Hindi. Okay? Bandang huli, sabi ng Bible, and death and hell were cast into the lake of fire. Okay. So naniniwala ako na pumunta ang Panginoon into Abraham's bosom. Pwede niyong sabihin na he went down to hell. Kasi nagpapangita eh. Alright? So nagpunta siya sa Abraham's bosom. Sabi ng Bible, he led captivity captives para kunin yung mga pansamantala na mga Old Testament saints na nung mamatay, hindi direktang pumunta sa langit, nag-antay sa pagkakumpleto ng propesiya na kinakailangan na yung bugtong na anak ng Diyos mamatay para sa kasalanan ng tao. Hanggat hindi nagaganap yon, sila ay temporary nasa Abraham's bosom. Tayo saved. Maliwanag po ba yan? Tayo saved. Yung mga Old Testament saints, nung hindi pa namamatay ang Panginoon Jesucristo, they were safe. Hindi na sila pupunta sa impyerno, safe na sila. Pero hindi pa sila saved. Tayo saved. Pag namatay, pupunta sa langit. Sila, nung mamatay, meron muna silang pinuntahan bago na sa langit na ngayon. Are you with me? Kailan sila pumasok sa langit? Nung mamatay na si Kristo, he led captivity captives. Kinuha niya. Alright. Makinig kayo. Ang ganda nito ha. Pag-aaralan natin to. Through many scriptures sa darating na panahon. Dahil kinuha niya yung mga nasa Abraham's bosom, sino yon? Mga Old Testament saints. Lahat ng binasa natin sa Hebrews chapter 11 and many more, basta Old Testament saints. Are you with me? Alright. Tanong, kung kinuha niya yung nasa Abraham's bosom, tanong, meron pa bang laman ang Abraham's bosom ngayon? May laman pa? Nung matapos na siyang mamatay, may laman pa? Kinuha na eh. Wala na. Okay. Ngayon, pangatlo, anong nangyari sa Abraham's bosom dahil wala ng laman? O ano yung mga talata? Isaiah, sabi ng Bible, hell is enlarging herself to welcome all the wicked. Paano siyang nakapagpapalaki? Dati, limitado siya. Hindi siya makapasok doon sa Abraham's bosom. Eh, wala ng laman ngayon yun eh. Hello? So, paano siya nagkaroon ng expansion? Kanya ngayon, wala ng Abraham's bosom, occupied na yun ng hell. Are you with me? Sapagkat, sabi ng Bible, gates of hell. May gates ang hell. Nung hindi pa nare-resurrect ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa siya namamatay, hindi pa siya bumaba sa Abraham's bosom, hindi pa siya nare-resurrect, may gates ang hell. Hindi siya makapunta doon sa Abraham's bosom. Hello? Pero ngayon, yung gates na yon, wasak na yon. Akala natin, church ang umaatake sa gates of hell. Walang kinalaman ng pag-atake ng church sa impyerno. May kinalaman yon sa containment ng hell at saka ng Abraham's bosom. Are you with me? Nung hindi pa namamatay ang Panginoon Jesucristo, that gate is fixed. It is closed. Hindi makapunta sila at hindi makapunta sa kabila. Are you with me? Eh wala na ngayon sa Abraham's bosom. Wasak na yung gate. Hell is enlarging herself. First time niyo narinig? Oh. Eh ako nung marinig ko yan, pinag-aralan ko eh. Oh. Bagong turo, sabi nila, if it is true, it is not new.
If it is new, it is not true. Mali. Nasa Bible na nakasulat yan, hindi mo lang naiintindihan eh. Kanya nung maintindihan ko, abay, pinag-aralan ko, sabi ko, hello, aba, eh tama ang Bible, mali ako. Naunawaan niyo mga kapatid? Hindi pwedeng tama ka, mali ang Bible, baliktad ka. Tama ang Bible, mali ka. Kanya dapat, ituwid natin ang pagkaunawa natin sa Bible. Hindi yung kung ano yung sinabi ng Poncio Pilatong nauna sa iyo, yun na rin ang pinaniniwalaan mo. Ang authority natin, Bible. Ay kapatid naman, pag-aawayan pa ba natin yan? May Bible ka, mag-aral ka. Kanya huwag niyo akong i-affiliate sa mga kilala niyo na hindi nyo naman pinakikinggan ng tamang aral, hindi mo lang gusto ang personality, na intimidate ka lang dahil mas maraming following, mas magaling magturo sa iyo, kinalaban mo na. E naging kaibigan ko yung kalaban mo, pati ako, hinusgahan mo. Wala naman akong itinurong galing sa tao eh. Ang lahat ng itinuturo ko galing sa Bible eh, hanggang ngayon. Kanya nga Romans chapter 4 and verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth, Savior. Justifieth who? The ungodly, lahat ng makasalanan. His faith, his what? His faith is counted for righteousness. Kanya kung pag-aaralan ninyo, bago nag-chapter 4, sinabi na, by faith to the circumcision, through faith for the uncircumcision. May debate tayo? Antayin nyo lang. Hindi ko naman pwedeng ituro sa inyo ang Bible ng isang bagsakan. Oh. Kanya nga, titigil na ako ngayon. Okay na ba yon? Okay na ba yon? Marami na kayong nalaman na bago, di ba? Oh, hindi ko kayo bibigyan ng ano, ng too much information para ma-over. Baka mawala rin kayo gaya nila. Maglayasan kayo rito. Mali na naman, ibang tinuto. Ano? Anong iba? Eh, nakasulat sa Bible yan eh. Hindi ka lang nag-aral. Aakusahan mo ko na hindi ako naniniwala sa repentance. Kanino mo naman nalaman yun? Kanino mo nalaman na hindi ako naniniwala sa repentance? Iba ang repentance mo at iba ang repentance na pinaniniwalaan ko. Ang pinaniniwalaan ko repentance, biblical repentance. Na ang biblical salvation has two sides, repentance and faith. Hindi pwedeng ang repentance works, ang faith without works. Hindi pwedeng magsama yun eh. Kanya nga sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ay sumampalataya, in a sense, nagrepent ka na rin sa mga maling pagkakilala sa Diyos at sa mga maling paraan ng kaligtasan. Nagbago ka na rin. Are you with me? Pati yun, tinalikuran mo. Naunawaan mo. Are you with me? Kung paano sumampalataya ka sa isip, sa puso, wala kang ginagawa. Wala ka rin ginagawa, pero marami ka nang nag... Tinalikuran mo ang kadiliman, pumunta ka sa liwanag, tinalikuran mo ang kasalanan, pumunta ka sa kabanalan, tinalikuran mo ang diablo, umipat ka sa Panginoon, tinalikuran mo ang mga maling pamamaraan ng tao na akala mo ang kaligtasan gawa, na akala mo ang kaligtasan ay pananampalataya at gawa. Pero ngayon, tinanggap mo na ang kaligtasan, pananampalataya lang kay Kristo. Kanya, kung yun ang ginawa mo, yung pananampalataya na, o paniniwala na kaligtasan ay gawa, tinalikuran mo na rin yun. Are you with me? Na yung paniniwala na ikaw ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya at gawa, pati yun, natalikuran mo na rin yun. Bakit? Kasi naniwala ka na ang kaligtasan, pananampalataya lang sa ginawa ni Kristo. Wala kang bahagi. Ano mga kapatid? Kanya, alam niyo mga kapatid, kanya mahirap pag-aralan yung salitang repentance kasi hindi common language yan eh. Kahit kay Paul,
Limitado ang mga salita na ginamitan ni Paul sa kanyang mga epistle ng repent, repented, repentance, repenting. Limitado. Bakit? Hindi common theological language. Pero makikita natin, if you have the biblical faith for the biblical salvation, you already perform the biblical repentance. Kanya kung tatanungin mo ako, naniniwala ka ba, Pastor, sa repentance? Oh, yes. Pero pag-usapan muna natin, ano ba yung tinutukoy mong repentance? Kasi kung ang repentance na tinutukoy mo ay talagang pagtalikod sa kasalanan, abay, gawa yun, laban yun sa pananampalataya. Are you with me? Are you with me? Ang biblical repentance ay yung nung sumampalataya ka, in a way, nag-repent ka. Are you with me? Maliwanag po ba, mga kapatid? Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Kasi kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at ikaw ay maliligtas, abay, mga kapatid, ikaw ang gumawa ng kaligtasan mo, hindi si Kristo. Isipin mo yan. Isipin mo yan. Mga kapatid, hindi ako kaaway. Ituwid lang natin ang aral natin. Ituwid lang natin ang aral natin. Tayo magsitayin lahat. Tayo po'y sandaling manalangin. Lord, maraming salamat po. Kung meron man po dito na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, kayo po ang patuloy na kumilos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagsabi lang sa amin na ituro ang kaya naming ituro, pero wala kaming magagawa para ang sino man ay maligtas. Sapagat ang tagapagligtas ay ikaw at ikaw lamang. Wala sa mga ngaral. Kahit na ang pinakamagaling na mga ngaral sa amin, noon, ngayon, at sa darating na panahon, ay walang kakayanan magligtas sa sino man. Ikaw ang tagapagligtas. Kung gagamitin mo ang payak na pangangaral na ito, ikaw ang nagligtas, kapurihan ay sa iyo. Kung ako ay nagkulang, ikaw ang nagbibigay ng pananampalataya at pagkaunawa sa iyong salita. Ikaw pa rin ang nagliligtas. Ang kapurihan ay para sa iyo. Kung ako ay sumobra, pero hindi kailanman sosobra, kulang at kulang pa rin. Kung sumobra man, Panginoon, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang tagapagligtas. Walang makapagliligtas sa sino man. Kanya ang kapurihan ay para sa iyo. At sabi ni Apostle Paul, sino makapagyayabang? At sa anong paraan siya makapagyayabang? Makapagyayabang ba siya kung yan ay batas ng gawa? Yes, but not before God. Pero kung ito'y pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya na ang kaligtasan ay biyaya, regalo ng Diyos, sino naman ang makapagmamapuri? Sino naman ang makapagyayabang sa isang bagay na hindi naman galing sa iyo? Ibinigay lang yan ng Panginoon. Lord, salamat po sapagkat maliwanag na ang pananampalataya at repentance are two sides of the same coin. Two sides of the same coin that will bring about biblical salvation. Biblical faith and biblical repentance will bring about biblical salvation. Hindi po pwedeng biblical faith, not of works, and then biblical repentance of works magsasama sa isang coin, that will be a great lie. That would be a great mistake. Hindi po pwedeng faith and works. Hindi po pwedeng by works. It's only by faith. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na nagliwanag sa amin mula sa iyong salita. Kayo po ang patuloy na maluwalhati. Ito po ahil ng dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. Please be seated at gampanan natin ang ating afternoon.